Ayan. So good morning, class. Welcome to our another day of our lectures natin ng Kukiri. Ayan. So nag-separate lang ako with the other. Ayan. So, okay. Our first topic natin sa ngayon, sa Kukiri natin is I will share a PowerPoint. Ayan. So share ko lang po yung PowerPoint na ating una. Ang promise ko po sa inyo is the herbs and spice, the classical brigade, and also the kitchen tools and equipments. Ayan. So I will share this one. Okay, nakikita niyo po ba yung slide? Ay, wala pa pala. Preparing pa lang po. Ayan. Nakikita niyo po yung slide? Yes, sir. Okay. So kitchen basics. So we will understand the basic. Okay. Ayan. So nakikita niyo sa picture natin. Ay, ba't nandito ako sa baba? Ay. Oh. Bagong update ng Zoom to. Bakit nasa baba ako? Nakikita niyo po ba ako sa baba ng ano ng screen? Yeah. Baba ka. Oo, weird. Ngayon ko lang siya napansin na pwede pala yung ganito. Anyway, so okay. So okay, based on the picture, nakikita niyo na ano yung mga basic ingredients na ginagamit natin. Okay, inside the kitchen that we had different vegetables, we have proteins there. And of course, the egg is hindi na alis yun sa ating kusina. Okay, so we will first check the slide. Okay, so learning the basics. So what you need to know before you cook. Okay, number one is to know your kitchen. Okay, gaano bang kalaki yung kusina ko? Ano ba yung capacity ng kusina ko? Ilang tao ba yung pwedeng kasama ko sa loob ng kusina? Okay, and ano ba yung mga gagamitin kong tools and equipments, mga ganyan, appliances. Okay, kapag alam nyo na kapag sa kusina, magkakanda kayo ng cooking, tapos gagamit ka ng equipment, okay, before you use it or before you plan to use it in your cooking process, first is you need to check your equipment. Okay, i-check nyo muna yung appliances ninyo, baka mamaya may ngat-ngat na yan ng daga, yung wire. So para maiwasan ninyo yung aksidente, yung possible na mangyari during the preparations of your food, okay, inside the kitchen. Kaya sa kusina natin, before you ignite the stove, check first kung nakasaksak ba yung mga stove natin or kaya naka-open ba yung valve sa ilalim, mga ganyan. So ayun po natin, check natin. Gagamit po tayo ng blender. I-check po natin kung okay ba yung blender, kung wala bang ngat-ngat, maayos ba siya. Gagamit tayo ng oven. Nakasaksak ba yung electric oven natin o kaya nakasaksak ba sa gas range yung ating oven, mga ganyan. So then check natin kung yung kusina ba amoy gas. Ibig sabihin, baka mamaya may nagli-leak na gas. So yung mga ganong precautions na dapat nating alam na mga basic na kailangan natin para maging maayos yung preparations ng pagkain natin sa kusina. Okay, the next one is how to follow a recipe. Okay, the recipe... Saglit lang. Mami, klase na ako eh. Okay, so how to follow a recipe. Okay, what are different compositions of recipe? Okay, so ano ba mga compositions ng isang recipe na binabasa natin sa website, sa magazine, o kaya sa cookbook, o kaya sa Facebook. Ako actually ang nanay ko po ay fanatic po ng mga cookbook sa online, lalo yung panlasang Pinoy. Yung mga blogger na nagluto ng pagkain na tinatry niya, fanatic po doon yung nanay ko. So, minsan nakikita ko, ano tong klaseng ulam na to? Kasi ginawa niya, ay sinunod ko lang yung nakita ko sa online kasi mukhang masarap. O pag-check ko ng ano, ng pagkain namin, yun na yung pagkain na nagawa niya. Sabi ko, ano ba ginagawa mo? Ganyan. So, ano po yun eh, ang tawag nito, those are recipes na nakikita natin. Okay? Yung mga pagkain po na ginagawa natin, hindi po yan nagagawa dahil gusto lang natin or dahil invento lang natin. No.
Lahat po ng pagkain na ginagawa natin or ginagamit natin or kinakain natin, lahat po yan ang gagaling sa recipe. Bakit? Ano po ba ang composition ng recipe natin? Number one is the title. Okay, anong title ng recipe? Yung pangalan ng dish na gagawin mo. Second is the ingredients. Okay, may mga measurement yung ingredients natin. Excuse me. Ayan, may mga measurement din yung ingredients natin sa recipe natin. Like 1 cup, 1 half teaspoon, 1 tablespoon, 3 pieces, 4 cans, mga ganyan. So, yun po yung measurements and then the ingredients. And then second one is the instruction. Okay, how to prepare this dish. For example, saute first the garlic and onion, then pour the stock, then add the ganito, ganyan, ganyan. And then bake in a oven for about 420 degree Fahrenheit for about 15 minutes. Yung mga ganong instruction, those are a part of the procedure that you will found inside a recipe. Okay, and then sometimes yung ibang mga cookbook is meron silang extra mile, which is nilalagay nila doon yung mga nutritive value. Pag sinabi natin nutritive value, ito yung nutritions or kaya vitamins, okay, na nakikita or mga nutrients na possible na ma-incurred or lumabas, okay, habang pine-prepare po natin yung ating pagkain. Kasi alam po natin na bawat vegetables, fruits, meats that we are using in the cooking preparation, they gives nutrients. Okay, and then yun po yung magiging nutrition facts, kumbaga, ng inyong recipe. May mga ganong cookbook po. Okay? Actually, kayo, pwede nyo na, pwede kayong pwede kayong gawa ng isang recipe na meron na siya nutritive facts. How to do it? How to get the nutrition facts? Okay, di ba ang bawat vegetable po is meron silang legends or meron silang ang tawag nito? Meron silang characteristics kung anong type of vitamins or nutrients po ang inilalabas po ng kind ng vegetable. And then you come up with. Okay, pag sumasama niyo lang, pwede automatic 'yun yung nagawa niyo. For example, you are preparing a pesto. Ang pesto po is from basil or spinach that high in iron. So automatically that you are preparing the pesto is high in iron. Okay, then plus vitamin. Excuse me. Parang lamig. Nag-sneeze po ako. Ano na siya? Nag-allergy yung ano ko yung sarili ko. Minsan nag-iiminom po ako ng ano ng anti-allergy. Wala kasi ako mabili ngayon dito sa Watson's. Ewan ko ba ba't nagkakawalaan ng mga gamot ngayon? Nakakalok. Okay. Sizal po yung gamit ko. Kaya yan. Eh, hindi pa po ako nakakabili kasi nga wala pang mabilan. Anyway, so kaya pagpasasya, kaya medyo nag-i-sneeze po ako or kaya bumabahing. Okay, because of the allergy na po yan. Okay, next is next natin is how to follow a recipe. Now that we know the different characteristics of recipe, okay, now how to follow. Okay, number one is we have the cooking and mixing terms. Okay, meron tayong cooking like simmering, boiling, blanching, roasting, baking, steaming. Those are different kind of cooking methods that you need to understand in order for you to apply in your cooking methods or in your food preparations. Mixing terms, like for example, cut and fold, blend, stir, shake, mga ganyan. So yun yung po yung mga ibang mga mixing terms na ginagamit natin in the preparations of the food. The next one is the measurement and the abbreviation. The measurement is later part. Makikita niyo din sa ating notes natin. Ano ba yung iba't ibang mga measurement na ginagamit natin in the preparations of our food? And then the abbreviations. Ano ibig sabihin ng TBSP, TSPN, mga ganyan, C, Q, QT, ano ibig sabihin ng L, mga ganyan. So yun po yung mga abbreviations natin. And the personal safety and then the cleanup. Okay, next slide please. Okay, kitchen equipment as a cooking, baking tools, utensils, save money and energy. Make sure all your utensils are durable and easy to clean. Okay, so always check your equipment. If you're planning to come up with a business, always check the equipment that are easy to use, durable, ibig sabihin dapat tatagal. Okay, at the same time, madali siyang i-facilitate o madali siyang gawin or gamitin. Kasi kapag business ka at bumili ka ng equipment, tapos ang hirap niyang gamitin, parang bago ito, kailangan may ganito, tapos may ganyan, tapos ganito. It consumes time. Okay, so
Kaya ano po yun, maging maano po kayo doon, maging mapanuri po kayo doon pag bibili kayo ng mga equipments ninyo. Okay? Then we have here how to use these tools for the best results like cutting and serving, mixing, baking, and cooking. So that is the purpose of the kitchen equipment. Okay, it can save your time, it can give you a proper cutting and a serving, and then it helps you for mixing and helps you for to cook the food in the oven or to use also a different cooking methods. Okay, next we go tayo with the cutting tools. Okay, so here in the cutting tools natin that we have example of knives. Okay, nakalagay dyan knives. Ibig sabihin, marami po siyang klase. Hindi lang po siya isang knife. Okay, iba't iba po yung knife natin. Hindi lang po nakikita nyo sa bahay is meron lang kayong chef knife. May iba't ibang klase pa po ng kutsilyo na dapat nyo pong malaman. Okay, meron tayong tinatawag na curving knife. Okay, kung makikita nyo po ito, ayan, kung may zoom nyo, actually, yung sa, ang kagandahan kasi ng zoom natin, from the screen, pwede nyo siyang hawakan. Tapos i-zoom nyo po ng ganun, makikita nyo yung iba't ibang klaseng kutsilyo. Ayan. Yes, sir. So may, ako, yes po. Asan yung ano ko? Nawala yung annotate ko. Ay, wala akong annotate, hindi gumagana dito. Hindi gumagana yung ano. Hindi gumagana yung annotate kapag naglalabas ako ng slide. Okay. So, ayan. So, if you try to zoom your... Yes po, ma'am. Ayan, so you try to zoom ba po na kutsilyo, ayan, doon sa knife na makikita nyo, wala kasi akong annotate, ba't wala akong annotate? Nakakaloka naman. Wait lang ha, stop ko nga itong pag-share. Para makita nyo yung annotate, sayang naman. Try ko lang dito, baka gumana siya dito sa isang... Bakit yan na? I-try natin dito. Ayan. Kung makikita niyo po sa screen, nakikita niyo po yung screen ko. Ayan. So here, I have here the sample, okay, of the knife. Okay? The first one na nakikita niyo dito, this one, yung usually, yung common na ginagamit natin sa kusina, ang tawag po dyan is chef knife. Okay? Chef's knife or cutting knife. Okay? Bakit siya tinawag na chef's knife? Okay, kasi yan yung common na ginagamit natin na kutsilyo sa kusina. Okay, and sometimes the other term for the chef's knife is French knife. Okay, bakit po siya French knife? Kasi we have two types of kitchen kasi in the industry. We have two types of kitchen. Try to analyze also your kitchen in this definition. Okay, if the kitchen is have limited pots or limited stove but can provide a high heat, okay, temperature of the stove, okay, and then they come up with the preparations ng pagkain na pangmaramihan, yung tinatawag nating laureate. Laureate is a Chinese term in which is in translate in too many or sa Tagalog is pang-pamilya, okay, in term. Okay, pag ganun po yung kusina ninyo, usually yun yung ginagamit pag may handaan o kaya maramihan na lulutuin, mga ganyan, yung mga kawa, yung mga tatay, yung mga nasa probinsya, ako, I experienced that na pag may piyesta o kaya may handaan na big time na mag-host yung bahay, they use different kawa, no? And then to cook the food. Ang tawag po sa ganong klaseng kusina or style ng kitchen is Chinese. Okay, Chinese style po yan. At ang ginagamit nila sa kusina nila is this one.
Okay, the butcher knife. Okay? Ako personal na yan po yung ginagamit ng mga chefs sa, kasi I've been in Singapore also. Yan po yung ginagamit nilang kusina, knife sa mga kusina na kanin Chinese restaurant kasi matagal yung matagal yung paggamit, hindi agad napupudpo. At the same time, mas malaki para sa handle nila kasi pangmaramihan kasi yung pagkain na ino-offer nila. Okay, so Chinese kitchen po yun. Okay, and then Chinese style kitchen. And then kapag ang stove nyo naman sa bahay is having two or more, okay, kinds of stove, okay, and then you are only cooking for small food, okay, ang tawag naman po sa kusina na yon is the French style. Doon po lumabas yung French knife. Kasi ang mga chef's knife, especially mga Western countries, ang ginagamit po talaga nila sa kutsilyo is the chef's knife or the French knife. Why they call it a French knife? Because they are using or conducting or they having the style of kitchen in the French style. That's why this call is a French knife. Okay? And then why they also called a chef's knife? Because it is the common knife that being used by a chef. Okay? So next natin is next tayo. Okay, this one. Okay, this knife. Ayan, kung makikita nyo, parehas po yan nasa taas saka nasa baba. Ang tawag po sa kutsilyo na yan is boning knife. Okay, ang boning knife po is meron siyang kalso na maliit na ganyan. Tapos mahaba. Tapos ano po yan, nabibend po yan. Okay, ang tawag dyan is the boning knife. Okay, ang boning knife po is used for the boning, okay, of meats. Ibig sabihin, separating the bones from the flesh. Yan po yung ginagamit nila na kapag yung knife na yan pinasok sa ribs ng ng beef or kaya ng pork, okay, iikot yun, yung knife na yun iikot ng chef, and then mariremove niya na po yung, masaseparate niya na yung flesh from the bones. So that is po the boning knife. Okay, next tayo is this one, curving knife. Okay, curving knife is a small paring knife used for curving. Ito yun, gumagawa sila ng art sa mga prutas, sa mga gulay. For example, yung prutas gagawin nilang bulaklak. Like yung pakwan, ginagawang bulaklak. So ang ginagamit po doon nila is the curving knife. Yung parang karet. Karet na maliit. And if you know karet po, no? Okay, the next one that we had here is the fillet knife. Fillet knife is a kind of knife. It is a flexible knife used for filleting. Okay? So, pag sinabi ng filleting, ito yung ginagamit natin yung chunks ng isang meat into is a thin slice. Okay? Na ginagamit natin for morcon o kaya sa cordon bleu. Okay? So, that is the fillet knife. The next one that we had here in this side, this one is shredded knife or the other term is bread knife. Okay, bread knife is a serrated knife. Iyon po yung may ngipin na parang lagari. Okay, used for slicing of bread. Okay, the next one that we had here is the paring knife. Okay, paring knife is a small cutting knife. Okay, and the next other natin, meron pa ba? Meron pa. This one, utility knife, ang tawag naman dito. Kung may nakikita kayong ganyang kutsilyo sa kusina niya, ang tawag dyan, utility knife. Utility knife stands for all-purpose knife. Okay? So, next. Okay, balik natin yung slide natin sa Zoom. Okay. Okay. Next. Okay, tools. Grater that we had for grating vegetable or fruits or even dairies like cheese. Okay, we have also the ladle, okay, for the soup. Tongs, okay, for picking up different items in the liquid ingredients that we had or kaya sa frying ginagamit natin. Vegetable peeler to peel the vegetable skin. Can opener to open the can, easy open can. And we have different, this one, the serving spoon. Okay, we have here the kitchen spoon,
We have the spatula, or sometimes called as turner. We have here the slotted spoon. We have here also the turner, and we have the serving fork. Ayan, or carving fork. So yan yung may iba't ibang mga serving tools natin. Okay, next. Okay, this one are the others. Ayan. So other tools natin had, we have the muffin pan, loaf pan, bread pan, cake pan, sugar cookie sheet, jelly roll pan, rectangular baking pan, and we have the pie pan. Okay, we have here the saucepan. Okay, for making sauce. We have here the medium saucepan, Dutch oven. Okay, the Dutch oven is a kind of low pressure cooking stock pot. Yan, parang ganon. And we have here larger skillet or saute pan. Pwede din yan. Then we have here the small skillet or for sauteing. We have here a lot of small skillet, and we have also the large skillet that you can use here inside the kitchen. We have also the casserole, as you can see in the picture, and we have here the wok. Okay, wok is the other name for wok is talyase. Okay, we have here the special equipments. We have the food processor, waffle iron, blender, toaster, style mixer, griddle. Griddle, ito po yung pang pinaglulutuan ng burger patty. Yun po yung griddle. We have here the deep fryer. Okay, pasta maker. We have here the pasta maker. We will create our own pasta. Okay, slow cooker. We have here the ice cream. We don't have ice cream maker. Ayan. So next we have here the how to use or how to measure. Okay, the different ingredients that we have. Wait lang po ah. Okay, as you can see in the picture, we have how to use the dry measuring cup. Okay, we have three process. Okay, the heap, level, and empty. What is heap? Okay, heap is yung pagkuha. O kaya we are using another tools to get the flour or sugar, and then we level. Kung nakikita nyo po yan yung ginaganon, ayan, ito yon sa kabila, yung dry measuring cups. And then yung empty. Pag sinabing empty, yun po yung pagbuhos. Kailangan pag binuhos na po, wala pong matitira. Okay? So same thing with the liquid, the medyo thick. Ito medyo thick naman. Okay? We have the pack, level, and empty. Ito naman yung mga tip like butter, mayonnaise, tomato sauce. Okay? Na medyo mas sticky or mas compact. Okay? Compared with the water or liquid ingredients. Sir, habon na lang po ako. Papabooster lang po ako. Thanks po. Sige po. Okay, next we have here how to measure the liquids. Set up a flat surface. So ibig sabihin, ipatong yun sa flat surface. Then, bend down to level the eye. So pag nagpo-pour, for example, magpo-pour kayo ng tubig, ito yung mesa, lagay nyo dyan, then bend down kayo, then ikakandak naman natin yan. So all you have to do is to know this type of measurement. And we have here the tablespoon. Okay, I mean the different measuring spoon. We have here the 1/4, 1/2, 1 teaspoon, and 1 tablespoon. And we have the measurement for that. Ayan po yung mga abbreviations nila. Kapag teaspoon, we are using TSP or TSPN or T, maliit na T. And then kapag tablespoon po, TBSP or malaking T. Okay? Pag maliit na T lang po nilagay ninyo, teaspoon yan automatic. Kapag malaking T, tablespoon po yung measurement yan. And we have the cup, which is the C dot. We have the pint, pint. We have the PT, and we have the quart, QT. And we have the ounce, which is the OZ. Okay, we have abbreviation for pound, which is the LB or hashtag. And we have a few grains, which is FG. And we have the Fahrenheit or F.
when you use the degree Celsius, you can see a C. Merong bilog, tapos may C. Okay? Ayan po yan, degree Celsius. Okay, next we go tayo with the measurement or equivalents. Okay, ng ating jet mangyong extension. Okay, so 1 tablespoon is equals to 3 teaspoon. Okay, kaya hindi na natin problema yung ano ha, hindi natin problema yung mga measurements natin ha, kasi nandyan yan ha, sinabi ko yan. Okay, pag sinabi kong how to convert, for example, you only have here a teaspoon lang, ibig sabihin ma teaspoon lang yung measuring spoon nyo. And then sabi ko, oh, maglagay ka ng 2 tablespoon, eh teaspoon lang ang gamit mo. So how to convert? Okay, so 3 teaspoon daw is composed of you need 3 teaspoon to create 1 tablespoon. So if I'm asking a 2 tablespoon, so how many teaspoon ang kailangan ninyo? 6. Very good. So ganun po mag-convert ng ating mga measurements natin. Okay, so then we have here the simple for 1 cup is equals to 16 tablespoon. Okay, to convert. Sir, kailangan po natin ng ano? Kailangan po natin ng 2 cups. Eh, meron ka lang is tablespoon. So how many tablespoons that we need? 32. Ayan, 32 tablespoon po ang kailangan natin para magawa po natin yung 2 cups. Okay, then we have here the 2 cups for 1 pint. Okay, for example, is the recipe required a 6 pint. So how many cups that we need? 12. Yes po, very good. 12 cups po ang kailangan natin. Diba? Hindi kayo makakalusot sa mat dito sa ating cookery. May mat talaga sa cookery natin. Okay? So kasi it is a one characteristic of a being chef or to become a cook is how to convert the different measurements, especially kapag nagbabasa tayo ng cookbook, okay? Especially pag galing Western yan, Western yung cookbook natin, makikita nyo dyan ibang measurement yan. Ang measurement yan, ml, grams, or kaya lb, o kaya gumagamit sila ng pint, quart, mga ganyan. Pagdating sa English or sa mga American cookbook, makikita nyo dyan, kilogram, grams, liter, mga ganyan. Okay, so dapat alam nyo kung paano siya i-convert. Okay? So we have here the 16 cups is equals to 1 gallon. Okay? So 2 pint is equals to 1 quart. Okay? So, and then we have the 4 quart is equals to 1 gallon. Okay? And we have here, okay. So okay na po ba tayo sa mga measurements natin? We have also here, later I will show you another measurement, yung mga ml, mga kilogram, kasi ang kailangan talaga natin dito is the liters or the milliliters, and we have the grams and the kilogram. Yun yung kailangan natin mamaya pa. Okay, then we have here the cutting and peeling. We have the core, which is pag sinabi natin core, okay, tinatanggal lang natin yung gitna ng gulay or prutas. For example, like pineapple, we remove the core. Okay? Ang tawag po doon is corer. Okay, so we have here the apple. Hindi natin kailangan yung gitna. So they use the core as a term for removing the inner part, okay, or the center part, okay, or sometimes the internal organs. Okay, okay, then we have the pear. Pag sinabi natin pear is using the paring knife, okay, so we are removing the skin, or kaya we cut the vegetable using by small knife like that. And then we have the peel is removing the skin. Okay, the cube. Okay, so we have here the size of a 2x2 or kaya 1x1 or kaya 1/4x1/4 inch cube. Mga ganyan. We have the dice. Also, means is a kind of cooking method. Okay, without specific measurement. All you have to do is to cut it in small pieces. Okay, regardless kung anong size niya, kung cube ba siya or bilog ba siya
or kaya oval ba siya, o kaya square ba siya, or triangle ba siya. Basta ang importante sa mince natin is small cuts. Okay, without size, all you have to do is to cut it into small. Okay, yan yung usually ginagamit natin sa kusina, mince. Okay, then we have the chop. Okay, simply just chop. Okay, or chop or slice. Pag chop kasi, ginagamit natin yung salitang chop kapag medyo matigas yung gulay or kaya yung meat. So we are using a chop term. Okay, pag slice naman is a light item of vegetable or fruits or protein ang kinakuts natin. Okay, so yun yung pagkakaiba ng chop sa slice. Ang chop is medyo mabigat or matigas yung kinakat natin. Kapag slice naman is small items or thin slice or thin cuts lang yung ginagawa natin, which is the slice. We have the cheese, we have the onions, we have the garlic, like that. So yun po yung term na ginagamit natin. Okay, then we have here the mixing method. We have the beat, the blend, cream. Pag sinabi natin cream method, okay, ito po yung butter. Tapos minimix natin using the wire whisk in a bowl. Okay, so ang tawag po doon is creaming method. We just simply add sugar or kaya a little bit of flour, okay, to bind the butter. Okay, then we have the fold. Okay, so fold, ito po yung pagka-cut and fold po natin. Then we have the stir, which is sa halo. Okay, pag whip, ito yung gumagamit tayo ng wire whisk o kaya ng hand mixer, okay, or stand mixer, yan mga ganyan. Combine, pag sinabing combine, pagsasamahin mo yung dalawang magkaibang ingredients. Strain, sasalain. Pag sinabing cut in, okay, so cut in fold, magkasama po yung term, yung ano po yan, yung technique na yan. Okay, next we go tayo with, ayan, so different cooking methods or cooking terms na ginagawa natin. Okay, so before I proceed here in the cooking methods, okay, we have a two mother or two cooking methods na nag-exist na ginagamit natin. We have the dry heat method and we have the moist heat method. Okay, the dry heat method is a kind of cooking method that use direct heat, okay, or fats, okay, to cook the food. Okay, so again, dry heat method is a kind of cooking method that use a direct heat or fats, okay, to cook the food. Okay, ano po yung mga sample nun? Okay, dito po sa ating cooking terms na nakikita ninyo, ano ang mga sample dito ng dry heat method? Okay, ano po? Okay, example natin dito, base. Okay, dry heat method yan kasi pag sinabi natin base, diba usually pag nagluluto kayo ng sunny side up na egg, diba binibase niyo yung itlog, ibig sabihin yung fats nilalagay niyo sa ibabaw ng itlog. Ang tawag po doon is base or basting. Okay, kapag gumagawa ka ng sunny side up na itlog, okay, para maluto yung ibabaw, no? Okay, nilalagay niyo siya ng mantika na doon sa mismong pan sa ibabaw, ginaganon-ganon niyo siya. So tawag doon is base. Okay, the next one is braise. Okay, braise naman po is a kind of ang braise po natin is po ato cooking method yan. Pag sinabing braise, nag-i-start ka, okay, with the moist heat method and then the dry heat method. Sir, nasabi mo yung moist heat method, ano po ba yung moist heat method? Okay, kung ang dry heat method is came from direct heat or a cooking methods from direct heat or fats, ang moist heat method naman po is we are using the moisture or the water, okay, to cook the food. Okay, so based on the two definition of two types of cooking method, alin dito yung ating cooking method, o saan sila nakapaloob sa cooking method na to. Okay, so sige, mag-start ako magtanong sa inyo. Okay, ang boil po, saan siya bilang? Sa moist heat o sa dry heat? Anyone po from the class? Saan po napabilang or nabibilang, okay, ang boil? Sa moist heat method po ba or sa dry heat method?
Luis. Ma'am Juliet, saan po? Ah, ulit sir, ano ulit? Any question, sir? Ang boil po, saan po siya nabibilang? Sa moist heat method or sa dry heat method? Sa moist? Okay, very good po. Sa moist po. Moist cooking method. Bakit? Kasi ang moist cooking method is a kind of cooking method that uses water or moisture, okay, to cook the food. So boil is considered in the moist heat method. Okay, next, fry. Ma'am Mary Ann, saan po nabibilang ang fry? Sa dry heat method po ba or sa moist heat method? Yes, very good po. Sa dry heat method. Kasi bakit? Ang fry po is a kind of cooking method that uses fats. What are those fats? That is the oil. Okay, the vegetable oil, canola oil, sunflower oil, olive oil, or any kind of oil used for cooking. Okay, example po yan ng dry heat method. Okay, another, simmer. Okay, anyone from the class? Simmer. Saan po siya nabibilang ang simmer? Moist, sir. Moist method. Very good po. Ayan. So yan, na-analyze yun na kung saan sila napapabilang, no? Ang simmer po is a kind of cooking method under the moist heat, which is the different combinations of liquid ingredients. Next, saute. Saute po. Saan po nabibilang ang saute? You can use chopsticks. Why? Saan po? Saan po nabibilang ang saute? Dry heat, sir. Yes, Ma'am Juliet, very good po. Because saute is a kind of cooking method that uses a small amount of oil or fats. Okay, and continuous siya sa paggigisa. Ang saute po, ang Tagalog niya po is gisa. Okay? So, syempre, sa paggigisa natin, ang kailangan natin is mantika. Okay? So, pasok po ang saute sa dry heat method. Okay? Next, stir fry. Saan po napapabilang ang stir fry? Saan po? Sa dry? Yes, the dry heat method po ang stir fry. Kasi ang stir fry, we are using fats again. Okay, to cook this kind of food or dish, stir fry. Ayan. Actually, ang saute and stir fry are the same. Okay, kaya lang sa saute kasi it's just only the oil. Sa stir fry kasi pwede kang gumamit ng ibang liquid ingredients. Okay, for example, oyster sauce, soy sauce. Yung alam niyo yung pag nagluluto kayo ng busa, okay, yan, ang tawag dyan stir fry. Yung nagluluto kayo ng ano, ng, tawag nito, scrambled egg. Yan, tama ang sample po dyan yung stir fry. Okay, next, bake. Okay, saan po napapabilang ang baking? Saang method po? Saan po nabibilang ang baking? Moist. Ayun, sa sumagot po ng moist, ang tawag po is mali. Okay, kasi ang bake po is we are using the oven. Okay, so ibig sabihin, direct heat po tayo. Okay, so pasok po siya sa dry heat method. Okay, next, roast. Saan ginagamit ang roast? Dry method. Dry. Yes po, very good po yun sa roast. Grill. Dry. Yan, dry. Ayan. So, next natin is steaming. Steaming. Moist. Moist. Kasi we are using moisture, yung kumukulong tubig. No? Okay. Another is blanch. Moist. Kasi gumagamit po tayo ng dalawang process ng method ng temperature ng tubig. From cold going to hot or hot going to cold. That's blanch. Very good po yung sumagot. Okay. So, another natin. Deep fry. Deep fry? Yes po.
Ano, sir? Dry heat. Kasi we are using fats or oil to cook the food. Okay, so yun po yung ibang mga cooking terms na ginagamit po natin dito sa ano, sa kusina po natin. Using our dry heat method and different moist heat method, we have a different cooking methods, okay, that different using different procedure to cook the food. So yun po yung ibang mga cooking terms po natin, o yung mga cooking terms po natin. Okay, next slide po tayo. So, okay, so gas stove. Okay, mga safety precaution using the microwave oven. Meron pa ba dito? Ah, okay. So next natin, dahil alam na natin yung safety ng kitchen at yung mga different cooking method, okay, now we go tayo with the food safety. Okay? So food safety natin, why do we need to make our food safe? Okay, to prevent foodborne illness. Okay, pag sinabi natin foodborne illness, it's a kind of illness came from eating food that is contaminated. Okay, what is contaminants? Contaminants, those are a substance, okay, a kind of bacteria or virus that present in a kind of food, then the food is being eaten by a person and then doon siya magkakaroon ng foodborne illness. At kapag once na hindi siya nalunasan o hindi siya nagamot agad, magkakaroon na siya ng disease. Ibig sabihin, ano na siya, forever na siyang nasa katawan hanggang mamatay ka na. So that's how food safety is very important to us. Okay? Kaya kailangan natin pag-aralan yung iba't ibang mga how to make our food safe. Okay? Kaya kailangan natin dapat yung pag-aralan. So what are the different causes of illness? We have the contaminants. Those are kasi ang contaminants kasi natin, possible kasi nangyari yan through the cross-contamination. Okay? What is this cross-contamination. What is this cross-contamination? Cross-contamination is a kind of contamination that transfer the bacteria to one place to another, or the juice or the anything that can cause a transfer of bacteria. For example, how this cross-contamination happen? Okay, you have a one chopping board. Okay, isa lang chopping board mo sa bahay. Okay, yung chopping board na yun, ginamit mo maghiwa ng manok. Okay, naghiwa ka doon ng manok sa chopping board mo. Okay, pinunasan mo lang. Okay, then naghiwa ka ng tinapay doon sa chopping board na pinanghiwaan mo ng manok. So, ibig sabihin, yung juice or bacteria, okay, na nandoon sa chopping board na galing sa manok, na transfer sa tinapay. Yan po yung tinatawag nating cross-contamination. Kaya iniiwasan po yan sa kusina. Okay? Yung nilagay mo po yung manok sa or kaya yung isda, na-touch na yung baboy, yung manok, na-touch na yung gulay. Okay? Ibig sabihin, nadikit or na kung ano yung pinaglapagan mo, doon mo rin nilapag. Okay? Kung ano yung ginamit mo sa isang tools, yun din yung ginamit mo sa, you know, may mga ganong bakit happens po yan, especially kapag limited po ang ating mga tools and equipments. Okay, so para maiwasan po natin yung cross-contamination is kailangan po natin siyang linisin ng maayos or linisin po siya ng maigi. Okay, aside from cleaning, you need to sanitize. Okay, what is the basic sanitation process that we conduct inside our house? Ano po ba? Lalagay ng mainit. Yes, very good. Ito po yung nagpapakulo tayo ng tubig. Tapos ibubuhos po natin yung mainit na tubig doon sa gamit para masanitize po natin siya. Okay? So that is the basic po yan para magsanitize natin. Okay? So next. Okay, so importante po yan sa atin. Okay, ito medyo foodborne illness. Sample natin na pwedeng mangyari sa tao, no? Pwede po siyang
makakuha ng this kind of bacteria sa different kind of meats natin. Meron tayong sample dito, no? Ang botulism daw ay nanggaling daw sa mga dented cans. Ano may sabihin ng dented cans? Ito yung mga yupi. Yun ay yupi-yupi yung mga lata. Kaya iiwasan nyo kung bumili sa supermarket ng mga goods na in can na nayuyupi. Kasi pwede kasi mangyari mag-cause siya or mag-create siya ng botulism. Okay? Na pwede siya maging illness ng mga kakain ng pagkain. Okay, kaya importante mo yan kapag nag-check kayo ng groceries ninyo, ano, tapos kukuha kayo ng mga nakalata, tapos nakita nyo, ay may yupi, huwag mo nang bibilin yun kasi possible kasi na meron na siyang bacteria at pwede na maging cause siya ng illness sa inyo na mga kakain. Okay, so nakuha po ba? Okay, next natin sa beef. Okay, ang beef natin is pwede natin makuha sa beef is E. coli infection. Okay, sa pork naman, trichinosis. Yan yung pwede nating makuha. Ito yung ang trichinosis po, ito yung nakikita yung puting uod. Yuck. Ito yung makikita yung puting uod na ang tigas-tigas. Okay, mahirap po siyang actually namamatay po yung uod na yon kapag naluto niyo po siya na maigi. Okay, kaya importante po na kalulutuin natin yung pagkain natin in the right time and in the right temperature. Kasi kapag hindi po natin niluto yung pagkain using the right temperature or the right cooking methods, hindi natin mapapatay yung bacteria. Okay? So, pwede po siya maging cause ng sakit sa atin. Okay, then we have also for the poultry and the raw eggs, okay, which is the salmonella. Okay, that is a kind siya ng bacteria. Okay, ano po yan? Nakakapatay po yung salmonella. And then we have here the improper storage, okay, sa pagsabing improper storage, hindi tama yung temperature ng refrigerator, okay, ng freezer, o kaya madumi yung equipment, tapos nilagay yung pagkain na malinis, nilagay doon, tapos nilagay sa ref, mga ganyan. Ang pwede po natin makuha dyan is staphylococcal poisoning. So, napakahirap po ng trabaho ng bilang isang, actually mahirap po mga trabaho ng mga nanay. Okay, totoo po yan. Lalo yung mga gumagawa po ng mga pagkain. Okay, pero through this help of our lesson, mas maiiwasan po natin yung pag-contaminate ng ating mga pagkain. Yun po yung kagandahan kung bakit po tayo may ganitong lecture is para mas ma-prevent, magkaroon po tayo ng mga precautions. Okay, bago po mangyari yung mga hindi magagandang kaganapan sa buhay. So at least through this, okay, information, nalalaman ninyo ano yung dapat kong iwasan, ano yung dapat kong gawin sa mga susunod na food preparations natin. Okay? Kaya pansin niyo po mga restaurants, hindi yan basta-basta nag-create ng pagkain. All they have to do is to sanitize everything and then that's the time they can prepare the food. Okay? Kaya mahal po ang mga pagkain sa mga restaurant kasi may mga ganyang proseso. Na malaking gastos po yan sa mga restaurants. Okay, so handle food properly. Okay, prepare the foods as direct, properly clean. Okay, so what are the things you should remember when preparing foods like fruits, okay, vegetables, meats, chickens, okay, beef and dairy products. So dapat alam niyo paano siya how to handle this or how to prepare this. Okay, kapag bumili kayo ng prutas sa palengke, pagdating sa bahay, hugasan. Hindi po yung pagdating sa palengke, tapos pagdating sa bahay, kain agad. Hindi, hugasan po muna natin yan. Okay, vegetables, same. Hugasan po natin. Okay, pero not all, kasi for example, like patatas kasi is came from soil ground po yan. So all you have to do is to peel, okay, the potatoes. Okay, and there are sometimes na yung potatoes na malinis na and then nilinisin mo pa, pwede naman po yun. Wala nang problema para maiwasan mo lang yung mga excess soil doon sa mismong patatas. Okay, meats. Okay. Kapag bumili po kayo ng karne sa palengke at hindi nyo naman po siya lulutuin agad, okay, ang gawin nyo is meron kasi kayong procedure na pwede siyang hugasan or hindi nyo na hugasan. Pag hindi nyo nagasang diretso sa freezer, okay, para mag-stop po yung pag-grow ng bacteria.
Okay, kapag gusto niya namang siyang hugasan, okay, kasi may mga factor po kasi tayo para mag-grow yung bacteria, which is the water. Ang water po kasi is the bed space or bed, ano po yan? Nilalatagan po yan ng bacteria yung tubig. Bakit? Kasi ang tubig po is has the pH level of 7.0, which is neutral. So dyan po, mas nag-grow ang bacteria sa pH level na yan. So pag ang karne galing sa palengke, hinugasan mo sa bahay, okay, and then hindi mo pa siya mulutuin, all you have to do to preserve the meat is to rub with salt. Rub niyo po siya sa salt. Okay, then saka niyo siya ilagay sa freezer para mapatagal yung kanyang buhay. Kasi pag hindi, ang mangyayari doon, mabilis po siyang mapapanis kahit na nasa freezer po siya. Okay? So, although nag-i-stop yung bag-grow ng bacteria, pag tinaw mo yan, doon mabilisan yung pag-multiply ng bacteria to the point na hindi mo na siya makakain. Ito yung minsan na aamoy niyo sa mga baboy, mabaho na. Ayan, kahit na naka-freezer siya, pero pag niluto mo, mabaho. Ibig sabihin, yung bacteria nag-grow, nag-continuous grow doon sa meat ninyo. Okay? So, yun yung mga safety precautions na pwede nyo gamitin. Pag galing sa palengke, diretso sa, pag meat to ah, meat, ang tinutukoy ko po, yung baboy or baka. Okay? Pero ang baka talaga, mas para mas safe talaga, pang freezer, para market, freezer. Okay? O kaya, kasi pag hinugasan nyo kasi yung baka, nawawala yung bread, yung dugo ba. So yung texture niya, para siya nagiging anemic, yung kulay ng baka. Wala na siyang dugo. So, hindi ano na siya, parang yung nutrients niya, nawala na. So, pag hindi nyo pa naman nalutuin, so stay muna, stay diretso sa freezer. Pero pag gagamitin nyo na, nasa time, huhugasan nyo na siya, then you cook it. Okay? Nakukuha po ba? And then sa dairy products natin, temperature, chiller lang tayo, 1 to 5 degrees Celsius. Okay, ang kanilang storage life. Okay, ang storage po natin, proper storage po yan. Okay, temperature. Okay, next is first in, first out. Okay, so what is first in, first out or the FIFO? Ibig sabihin po, ano po yung una nyo nilagay, yun po yung dapat una nyo rin gagamitin. So yung mga bagong supply, doon yung po ilalagay sa likod. Kaya minsan, di ba sa supermarket, ang ginagawa natin, pinipili natin yung nasa likod. Kasi alam nila, sa supermarket, ang ginagawa nila, first in, first out. Tama po yun. Procedure po yun eh. Yung first in, first out. Pero yung ibang mga Pilipino kasi, mauutak. Ang ginagawa, kumukuha doon sa likod ng gamit or sa likod na equipment. Kasi alam nila, na kapag nasa likod, yung ingredients o yung bibili ninyo mas fresh. Okay, totoo po yung kasi first in first out po tayo sa ano, sa supermarket. Okay? So know the danger zone. Okay, what is the temperature danger zone? The temperature danger zone po is 40 degree Fahrenheit to 140 degree Fahrenheit. In Celsius, that is 5 degree Celsius to 60 degrees Celsius. That is the temperature danger zone. Ibig sabihin, yan yung temperature na kung saan pwedeng mamuhay ang bacteria. Parang tayo, tao. Nabubuhay lang tayo between this temperature. Kapag uminit, mamamatay tayo, may heat stroke. Kapag lumamig, mamamatay tayo, magkakaroon tayo ng sakit sa puso, mga ganyan. So, ganun din po ang bacteria. Okay, yan din po yung kanilang temperature para mag-multiply. Okay, so notes, don't keep this food longer than 2 hours at room temperature or else it is having a different kind of bacteria. Okay, most moist protein foods. Okay, foods that are greatly placed for bacteria to grow. We have the meat, poultry, eggs, dairy, canned goods, and the seafood. Okay, signs of spoilage. Ano ba yung mga signs na sira na? Okay, number one is bubbles or foam. Kaya may slime. Okay, yung madulas na siya. Okay, other sign pa natin yung off odor, mabaho na daw siya. Discoloration, nagbago yung kulay. From green, naging yellow. From yellow, naging black. Mga ganyan. Mushy texture. Ito yung medyo foamy nga siya. Okay, bulging or corded can. Okay, a corded ibig sabihin yupe.
Okay? Cloudy appearance. Okay? Malabo daw. And soft spot or breaks in the skin or fruits or veggies. Okay? Mold spoilage. Okay? So, different colors daw on the fusik road. Okay? Ito yung amag. Iba't iba yung kulay. May spider web. Merong parang kung ano-anong mga web. Yun yung circular pattern of growth. Ibig sabihin, panis na daw siya. Okay? Spoiled na daw siya. Okay, note, if you suspect a food is spoiled, do not taste it. That's a very, very important. Kung alam nyo na napanis na yung pagkain, do not attempt to taste it or else you will have a foodborne illness. Okay, so any questions po? Okay, so personal safety. Okay, many kitchen accidents are due to lack information of carelessness. Sample, chemical poisoning, cuts, burns, fires, falls are the common are the most common accidents happen inside the kitchen. Chemical poisoning kasi nagkaroon ng chemical contamination na yung pesticide na ilagay sa pagkain. Na akala nilang ano, akala nilang suka, yung pala insecticide or kaya cyanide nalagay sa pagkain. You know, it has a news before, province to province, kumain sila ng spaghetti and then many people died because yung ginamit pala na tubig, okay, doon is came from cyanide. So lahat yung mga kumain ng spaghetti na matay. So sa atin, syempre, iwasan natin yan kasi chemical poisoning. Kaya sa kusina, dapat huwag niyong inilalagay yung mga zone rocks, huwag niyong ilalagay yung mga muriatic acid, huwag niyo pong ilalagay katabi ng mga condiments ninyo kasi pare-parehas din yung may mga bote. So dapat malayo, okay, yung mga chemicals niyo sa kusina para hindi mapakilaman ng any person, especially kayo din po. Okay, cuts, ito po yung nahiwa. Okay, bakit mo tayo nahihiwa? Number one, mali po yung ating handle ng knife. Pangalawa, mapurol po yung kutsilyo. Ibig sabihin, we are using a lot of force to cut this kind of vegetable and then dumalas, ayun, nasugatan, na cuts. Okay? Importante pong hindi dapat tayo nasugatan. Burns! Ito yung burns, ito yung hawakan yung mainit na kaldero, hindi naggamit ng basahan o kaya ng pot holder. Okay, hinawakan yung ano, kaserola, yung kwale, ayun, na burns. Okay, nasunog. Okay, fires, ito yung nagflambe. Sumobra naman yung flambe, no? Umabot hanggang hood. Ayun, nadilaan yung hood. Ayun, nasunog. Okay, falls, ito yung dahil po sa kusina, dahil medyo marami kayo. So always think about the floor. Okay, kapag alam niyo na floor may spill ng tubig, punasan, kuhanap kayo ng mop, okay, then punasan niyo agad siya. Kasi kapag once na may spill yan, tapos marami pang dumaan, pwedeng maraming madulas dyan. Okay, falls po isa, madulas po. Okay, yun po yung tinutukoy na falls. Electric shock by and choking follow close behind. Okay, so electric shock using happens in unwrapped wires or kaya yung mga wires na kinagat na ng mga daga. Okay, and then choking follow close behind. Choking is ito po yung pagkabulo. Yung pagkabulo, ano yan? Ano tawag doon? Bulunan. Nabulunan. Okay. Ayan. Okay, ng mga pagkain na kinakain natin. Okay? So you can prevent many kinds of accident by proper using and carrying of your equipment, noticing the correct potential dangers, being organized, and following directions. Keep your kitchen clean. So those are different kitchen tips. Okay. Ano na kailangan natin. Okay, so proper hand washing to remove or to prevent our food. Ngayon, kailangan po natin talaga laging naghuhugas ng kamay. Kasi para maiwasan po natin yung COVID-19. So at least 10 seconds, you can do it. Okay, so marami man tayong soap sa kusina na pwede nyo naman gamitin. Okay, so what about the dishes? Okay, how to clean your dish? Number one is to separate the soil. Pag sinabing soil, ito yung tira-tira sa plato. So tatanggalin natin, lalagyan natin sa garbage bin. Okay, then
saka natin siya mamalawan ng tubig, flushing ang tawag doon, and then after that is the wash, which is we are using detergent. After washing, rinse, which is yung pagbabanlaw, and then clean dry. Okay, dry clean, clean dry, dry clean po pala. Pag sinabing dry clean, ito po yung i-expose mo lang siya sa tauban and then hayaan mo na siyang matuyo. Okay, so that is the proper hand washing natin. Okay, ngayon sa ating hand washing kasi ay sa pagtatapo natin ng mga basura, we have different kinds of ano bins as discussed po ni Ma'am B nung nakaraan. Meron tayong kulay green, meron tayong kulay red, meron tayong kulay black. Yung black po kasi yung mga ganyan, may mga biodegradable, non-biodegradable, meron po yan. Dapat marunong din po tayo ng mga ganung bagay para at least hindi po masayang yung mga recyclable natin na mga ingredients. Okay? Alam niyo ba may napanood akong video or vlog na Philippines daw is welcoming the zero waste. Okay? Zero waste. Ibig sabihin, gumamit tayo ng mga eco-friendly or mga degradable. Mga degradable ano natin, mga degradable bags natin, mga ganyan. Ang problema is hindi nga lang alam ng mga Pilipino paano gumamit ng 3R, ibig sabihin recyclable, biodegradable, yung mga ganon, yung mga green ano natin. Hindi tayo daw marunong gumamit. Kasi bakit? Kapag alam, pagkagamit ka ng paper bag, dapat hindi daw siya mababasa. Kasi in the recycling company or manufacturer, hindi na siya tatanggapin kasi nagkaroon na siya ng chemical or reactions doon sa mga moist natin. Yun nga lang ang problema kasi we are planning to ano yon, to become eco-friendly. Kaya lang hindi pa rin na-manage ng maayos. Umattend kasi ako ng seminar no about sa ano sa DENR about sa waste kasi yon, yung seminar na yon. Sabi nila is ang Pilipinas daw is nag-undergo ng leveling up of into parang zero waste or eco-friendly. Kaya lang yung mga tao hindi marunong gumamit, hindi nila alam paano i-utilize yung ano yung paggamit ng mga paper bag, mga ganyan. Kasi pag dumating na yun sa company, yung mga paper bag kapag basa na, hindi na yan tatanggapin. So automatic yan, waste na yon. Okay, the good thing na nga lang, meron tayong mga ano, meron tayong mga mga garbage disposal na nirecycle siya into blocks, into paso, into bricks, mga ganyan. So yun na nga lang good thing na may ganun tayo. Kung hindi, wala na. Lahat ng paligid natin puro talaga basura. Buti nga ngayon medyo nabawas-bawasan yung mga basura natin kasi may mga tao na nagtatapon na ng basura sa basurahan. Kaya lang, hindi sa tamang basurahan. Okay? Ibig sabihin, for example, balat ng candy, dapat nandun yan sa non-recyclable. Okay? Nagtapon ka ng balat ng saging, dun mo tinapon sa recyclable. So contaminated, nagigets ninyo, nagigets niyo yung ganun yung problema ng sistema natin pagdating sa waste disposal. Okay, marunong tayong magtapon, walang question diyan. Kaya lang kapag tatapon, saan mo ngayon ilalagay? Kasi yung hindi natin kasi napapractice yung segregation eh. Okay? Aminin natin kahit sa bahay, hindi natin napapractice 'yan kasi ang basura natin isa lang. Okay, lahat doon na nakalagay, balat ng sibuyas, cardboards, plastic bottles, lahat doon na nakalagay, which is hindi dapat. Okay? So, papracticein po natin yan dito sa kusina. Ayan. And the last one is, plan ahead. Planuhin nyo mabuti yung ingredients, wash your hands, and when you finish, wash and dry, and put away the tools and the utensils. Sa atin po natin dito sa training po natin sa cookery, meron po tayong mga basket. Ayan. So, yung mga basket pong yan, nandyan po nakalagay yung mga tools and equipments na pwede nyong gamitin during the preparation. And then pagkatapos na po kayo dyan, tapos na po kayong gumamit ng tools and equipments, ibabalik nyo po dun sa basket. So ganyan po ang training natin. Aray, ganyan po ang training natin ng okay. Okay, so next topic po tayo. No? Okay, as I promise here.
herbs and spice. Ayan. So we have here a different slide. So we have 31 slides. So parang ang dami naman. Di mabilis lang to. Okay, so herbs and spice natin. Okay, so let us first define what is this herb and what is this spice. Okay, herbs, okay, are leaves, stems, or flowers of an aromatic plant. Okay, again, herbs are leaves, stems, or flowers of an aromatic plant, either fresh or dried. Dried herbs are stronger than fresh. Okay, ang sabi niya ha, dried herbs are stronger than fresh. Okay, when using dried herbs, crumbled, ibig sabihin durugin daw, or crush them to release the flavor. Okay, use 2 or 3 times more fresh than dried. Okay, kasi pag dried yan, matigas yan, or mahirap yan i-dissolve sa katawan natin. So, mas maganda talaga ang fresh. Kaya lang, mas mataas yung flavor niya nga lang kapag dried. Okay, but ang kailangan natin dito is strain. Hindi natin siya pwedeng ibigay, i-all out doon, i-boost doon yung herb na dry. Kasi ano siya, pwede siya maging mag-cause ng guhit-guhit sa lalamunan natin kasi nga matitigas nga yun. Okay, and add fresh herbs at the end of the cooking. Okay, para mas ma-enhance pa yung flavor. Okay, next is spices. What are those spices? Spices are bark, roots, seeds, buds, or berries of an aromatic plant, usually dried or whole. Okay, might be fresh, such as ginger. Ginger po is not an herb because ginger is a kind of root. That's why ginger is a spice. Okay, store in tightly covered containers in cool, dry places. Now, let's see the different herb. Okay, number one, we have the basil, used for Italian cooking, like pesto. Ayan, masarap po yung pesto. Kung kumakain kayo ng pesto bread sa Pande Manila, meron po yan. Basil po ang gamit nila. Next, bay or bay leaves. Ito po sa Tagalog is laurel. Okay, so we can use for soups, stews, and meats, like sa adobo, okay, menudo, caldereta, you can use that. Okay, next one. Chives. Okay, ito po yung dahon ng sibuyas. Okay, ito yung nabibili niyo sa marketplace o kaya sa palengke o kaya sa talipapa ninyo na dahon. Okay, pero ang tawag po dyan is onion chives. Okay, or sibuyas na mura. Alam ko, as far as I remember with my mother, pag bumili ka ng sibuyas na mura, automatic alam ko na chives yon. Okay, tama po ba? Sibuyas na mura din po bang tawag sa inyo or dahon lang? Sibuyas na mura din, sir. Ayan, dahon sir. Lang, sir. Ayun, di ba dahon? Ayan, may mga dahon lang, iba sibuyas na mura. Ayan, tama po yan. Parehas, tama po yan. Okay, next, cilantro. Okay, used for Mexican food, Thai food sauces like salsa. Okay, cilantro, dito sa atin, sa Tagalog nito ng cilantro is wansuy. Okay, sa MP, madalas ko po yung binibili yung wansuy kapag meron na kaming pang salsa. Ginagamit po yun sa salsa or mga Mexican food. Okay, so ginagamit po yung cilantro. Matapang po yan. Pareha siya ng food, pareha siya ng style ng kinchay. Kaya lang ito kasi matapang yung amoy. Maano siya, parang sabi amoy Bombay. Parang ganon. May maano kayong ganyan na ganong term. Next is dill. Okay, dill naman po is a kind of herb. Okay, so it's a kind of fish, potatoes, pickles, dips, carrots, and bread. Usually yung dill na bibili nyo lang to talaga sa supermarket kasi mabilis masira ang dill. Hindi siya kagaya ng parsley or kaya ng kinchay o kaya ng wansoy na nakikita nyo sa marketplace or kaya sa mga nila talipapa or mga palengke. Hindi, makikita nyo lang to sa supermarket kasi bibihira lang to. Okay, may kamahalan din tong deal natin. Okay, next, lemongrass or tanglad. Tanglad, yes, very good po. Okay, tanglad is a kind of herb po yan, yung tanglad. Ginagamit po yan sa mga roast chicken, roast pork, ayan, sa seafood. Yung iba, gumagamit ng tanglad sa dinuguan, mga ganyan. Pwede po yan. Okay, so next,
mint. Ayan, mint leaves. Ayan, ginagamit po yan for the dessert, sa lamb, and sa tea. Ayan. Another, oregano. Ayan, oregano is Italian for Italian food, Mexican food, pizza, spaghetti, yan, oregano, pwede po yung gamitin. Oregano, ginagamit natin yan sa ano, paksiyo. Tama po ba sa lechong paksiyo? Ginagamit natin yung oregano as a kind of pampa, ano lang siya, pampatanggal, ano yun? Sipa ng lansa, whatever. So, you can use that oregano. Okay, so another natin is oregano ha, oregano na hindi mabalbon. Oy, wait lang ha. Kasi may oregano pang medical. Baka mamaya makita niyo sa likod bahay ninyo eh may oregano kayo, ilagay niyo sa pagkain. No. Dalawang klase po 'yang oregano na 'yan. Isang oregano pang medical, isang oregano pang kain. Ang oregano pang medical, 'yung po 'yung mabalbon. Okay, 'yung may makita kayong buhok na puti, ang pagkain po walang buhok. Okay? Ano po siya? Paya sa kapayat po 'yan. Hindi po medyo may katabaan. Okay? So, magkaiba po sila. Okay, next is parsley. Okay, we have here the curled parsley and we have the Italian parsley. Ang Tagalog po ng parsley ay kinchay. Okay, you can use for it for garnish, meats, cheese, and salad. Ako, ginagamit ko po yung curled parsley sa carbonara. Ayan, next, rosemary. Ayan, rosemary is used for chicken, seafood, mushroom, and vegetables. Ang lagi pong katandem niya ay si... Ay, wala. Asan yung katandem niya? Ito si thyme. Ang katandem niya lagi. Rosemary and thyme. Magkatandem niya lagi yan. Okay, kung nandyan si rosemary, dapat may thyme. Kung nandyan si thyme, dapat may rosemary. Okay? Next, sage. Okay? Use forks, turkey, or stuffing mushroom. Ang sage po is sambong. Okay? Kung familiar po kayo with sambong, ayan, tawag po doon is sage. Okay, next we have here the tarragon. Okay, tarragon, ito bihira lang to. Wala rin to sa mga palengke o talipapa. Sa supermarket lang po to nabibili tong tarragon na to. Ayan, so tarragon po is used for chicken, eggs, mushroom, and seafood. Next, we have the allspice. Okay, allspice, a tropical evergreen tea berry. Okay, so it is a composed of nutmeg, cloves, cinnamon, pickling, stews, and baking. Okay? So yan po yung, ang allspice, a combination of nutmeg, cloves, and cinnamon. Okay? It used for pickling, stews, and baking. Okay? So that is for allspice. So nakikita nyo naman yung picture. Caraway! Okay? Para po siyang, alam nyo po yung nilalagay sa pin-sapin na parang bigas. Pamilya po ba? Yung parang lasang mint na mabango. Ayan. So ang tawag po dyan is caraway. Okay. Pero parang anis ata ang tawag sa atin ng local. Anis po. Tama po ba Ma'am Arlene? Parang anis ang tawag sa kanya. Pero meron pa tayong isang anis. Okay. Okay. Next we have here the cayenne pepper. Ito po yung mga bell pepper. Ayan. So na grind and naging powder. Ang chili powder naman po, ito naman po yung sili. Okay, nag-pinowder. Then we have the cloves. Okay? So, cloves, ito po yung mga buds ng mga bawang. Bago po siya maging bawang, meron po siyang buds. Ito po yung cloves. Okay? Na ginagamit siya as spice. Coriander, ito po yung buto ng cilantro. Okay? So, ginagamit din po yung coriander seeds. Cumin. Okay? So, cumin seeds, ayan, used to crush Mexican foods and chili. Okay, next is ginger. Okay, example po ng ating spice. Nutmeg. Ayan, ginagamit po natin ito sa Alfredo. Okay, after we're making the bechamel, we just simply add the nutmeg to prepare our Alfredo sauce. And we have here the paprika. Okay, ito po yung mga finely ground powder formed from dried pepper. Ayan, garnish, salad sauce, sausage, and the casseroles. We can use the peppercorn, pamintang buo. Ayan, pamintang buo po yan ha. Ang English po ng pamintang buo is peppercorn. Ayan, hindi po yan alam ng supermarket. Okay, kayo po makakaalam, kayo po pwede magsabi sa kanila yan. Sabi ha, tanong kayo sa bar, o tanong kayo sa ano, sa kanilang attendant. Meron po kayong peppercorn?
mapapaisip yan. Ah, ano po yung ano peppercorn? So, ano po yan? Pamintang buo. Okay, syempre may merong crushed pepper, okay, and then fine pepper. Okay. Then we have here the poppy seed. Okay, poppy seed is a poppy flower used for baking and salad dressing. Okay, para siyang kaparehas ng chia seeds. Okay? So next, we have here the saffron, the most expensive spice in the world. Okay, the saffron. Pero alam nyo sa atin sa local kasi, ang saffron kasi parehas itong kulay na to. Alam nyo yung kasumba sa lugaw, yung inalagay na parang kulay orange, na parang dahon-dahon na bulaklak. Okay? Ayan, ang tawag po doon is ano, kasumba. That's the local saffron. Pero when you buy this saffron, in the supermarket, the small cube lang siya na gano'n, nagko-cost na siya ng almost 1,000 pesos. Kasi saffron is very limited. At saka sa buds niya, yung tatlong ito, yung tatlong kulay orange na to, na mahaba, ay na red, na mahaba, yan yung saffron mismo. Okay, hindi po yung bulaklak. Yung tatlong yan, yung nakalitaw na yan. Kaya kapag ang dish po is merong saffron, alam nyo na mahal yung pagkain na yun. Okay, so except sa lugaw, which is that we have the use local kasuba. Okay, so next we have here the sesame seed. Okay, so the last one. Okay, that will be the last of our herbs and spices. So next, pasok na tayo sa ating next topic natin. Meron pa ba dito? Check ko lang po ito, ha. Okay. Ayan, history. Ayan, history po tayo. Okay, ako po yan nasa QC. Medyo mataba po ako dyan. Okay. So, history po tayo ng ating classical brigade. Okay. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kahapon. Okay, so in 1765, okay, there is a Parisian named Boulanger. Okay, so si Boulanger po kasi, siya po yung nag-start mag-create po ng mga cuts. Yes, so dyan po nag-start yung ating mga cooking or classical brigade po natin. And then after po ni Boulanger po kasi, nandyan na po si Antoine Crème. Okay, so Marie Antoine Crème. Diyan po lumabas yung ating mga mother sauces. Pero apat lang po yung kanya. Okay, na binigay. Ang next po niya is sumunod po kay Antoine Crème. Actually, itong tatlong to, nasa journey to. Itong tatlong to magkakasama to sa French. Okay, silang tatlo ang bumuo, okay, ng classical brigade. Okay, si Boulanger, si Antoine Crème, na binuo po ni George Auguste Escoffier, na gumawa po siya ng kauna-unahang libro ng cooking, which is I don't know the name of that book, but that is a book, okay, that the basic, okay, I mean the source, the main source of a different cookbook ngayon po. Okay, kaya tinatawag po natin si George Auguste Escoffier is the father of modern cuisine. Kasi siya po ang nag-design ng kitchen, siya po ang nagbigay ng five mother sauces, siya po ang gumawa ng mga stocks, siya po ang mga gumawa ng mga French terminologies, okay, na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Okay, so kaya yun po. Salamat po kay George Auguste Escoffier, but you can pronounce it Escoffier. Okay, the next is we have here the classical brigade. Okay, the classical brigade, these are the different positions or different duties and responsibilities of a different chef inside the kitchen. Okay, what is chef? Chef is a person in charge to the kitchen where the executive chef is. Okay, chef is the person who are responsible for preparations of the food, and the persons who manage, okay, the overall kitchen operation is the executive chef. Okay, underlined with the executive chef, we have here the chef de cuisine, which is every chef, okay, in a different position
inside the kitchen. We have the chef de cuisine. We have the sous chef. Okay? Yung sous chef, yung na-spell niya po S-U-S, S-O-U-S, is sauce, pero yung pronounce is sous chef. Sous chef. Pronounce nga po, sous chef. Sous chef. Yeah. Sous chef is directly in charge to the production called the assistant of the executive chef. So the sous chef is the supervisor, okay, of the executive chef. Okay, then we have different station chef, which is mga chef de partie na tinatawag natin. We have number one, the sauce chef, which is the saucier. Okay, by the spelling, but you pronounce it saucier. Pronounce saucier. Ayan. It's a French term, okay, for sauce chef. These are the chef responsible for making different sauces. Okay, na nag-i-exist ngayon, like sauce tomate, hollandaise, velouté, bechamel, okay, yung mga Espanyol, ayan. So, dun po. Trabaho po yan ng sauce chef or saucier. And next, for the preparation of the fish or seafood, okay, we have here the fish cook, which is the poissonnier. Ang spell niya, ang ano niya, sa spelling niya is poissonnier, but you pronounce it poissonnier. Pronounce. Poissonnier. Parang hina naman po ng mga boses natin. Poissonnier. Okay, then we have here the vegetable chef. Okay, for the preparations of salad, vegetable cuts. Okay, we have here the entremetier, but you pronounce it entremetier. Pronounce. Entremetier. And next, we have here the roast cook or the roast chef, okay, responsible for different roasts, like roasting, like roast pork, roast chicken, roast beef, okay. Ang tawag naman sa kanya, sa French term is rôtisserie. Pronounce, rôtisserie. Rôtisserie. Okay, but the spelling is rôtisserie, but you pronounce it rôtisserie. Then we have here the broiler cook. Okay, which is for grilling and broiling. We have here the Gris-Ardan. Pronounce Gris-Ardan. Gris-Ardan. It's a Greenland name, but you pronounce it Gris-Ardan. Okay, next we have here the pantry chef. Okay, ito yung mga chef responsible for the short preparations of the food. Okay, like cold desserts, mga ganyan. So, mga sandwiches, mga canapé, mga ganyan. So, pantry chef po ang gumagawa po nun. And ang kanyang French term is garde manger, but you pronounce it garde manger. Pronounce. Garde manger. Okay, garden. Okay. So next we have here the pastry chef who are responsible for making cakes, breads, and pastries. Ayan, ang tawag naman sa kanya is pâtissier, but you pronounce it pâtissier. Pronounce. Pâtissier. Then we have here the relief cook or the swing cook. Ito po yung relief cook. Ito po yung mga commis 1, commis 2, commis 3. Okay, ng mga chef. Okay, ng mga positions. Ang tawag sa kanya, mga swing cook. Okay? Ano ka muna dito? Ikaw muna gumawa dito kasi may gagawin lang ako. Okay, mag-CR lang ako. Ikaw muna gumawa. Ang tawag sa kanya is mga turn on. Turn on. Pronounce, turn on. Turn on. We have here the expediteur. Turn on. Dumadami na yung mga French cuisine natin, yung mga French terminologies natin, dumadami na ha. Okay, then we have here the service. Okay, the service of the food, which is the expediteur. Okay, but you pronounce it abuyu. Pronounce abuyu. Abuyu.
Every year. Okay, so that is the expeditor or it's the service of the food, okay, inside the kitchen. That's W. Okay, so that is the classical brigade. Nanggaling po yan kay Augusto Escoffier. Okay, siya po ang nag-design ng ating classical brigade. Okay, so sanitation, parehas yan na kanina. Okay, so three bucket method. We have the wash, rinse, and sanitize. Yes, we have that. Okay, the HACCP. Okay, what is HACCP? HACCP stands for Hazard Analysis Critical Control Point. Okay, that is the HACCP. Another. Okay, Hazard Analysis Critical Control Point. That is example na, and that is the term of HACCP. O HACCP. Ang HACCP or the HACCP are conducted of different restaurants. Okay, to prevent the contamination, spoilage, and the mishandling of food. Because using the process of HACCP, you will assess the hazard. You will identify the critical control point. You will set up the standard. You will set up the procedure. You will establish a corrective actions. You are making a record to the different details, and you verify also the system whether the rules, the regulations are of the specific flow of the food production is verified. So that is the responsibility of the HACCP. Okay, so it's example niya na picture. I send the PowerPoint sa inyo po, no? Ayan. So example po ng ating food danger zone. Ayan, yung sinasabi ko po sa inyo kayo ng 40 to 140. Yan po yung bacteria can multiply rapidly. No, send ko sa inyo yung PowerPoint para ma-review. Lifting process. So bawal mag-lift na nagtutuwad. Okay, kailangan lumuluhod. Bawal pong tumutuwad, kailangan po lumuluhod. Okay? Kasi pag ang weight po, para ang weight nasa tuhod at nasa mga paa, hindi po nasa likod. Kasi pag nasa likod po yung weight natin, back pain po ang katapat natin. So which is iniiwasan naman natin yan sa kusina. Okay, so that is our discussion ng ating mga basics, informations. Okay, now, kaya pa ba? Yes, sir. Yes, kaya pa, sir. Okay, sige. Let's now proceed to our NEO LMS. So I will open po muna yung ating NEO. Ay, NEO. Part 3, CBLM 4 number 3, which is appetizer. Core 1, core 2, core 3. Asan na ba yung core? Asan na yung core 3 ko? Core 1, core 2. Oh my God, wala yung core 3. Hindi ko na download. Wait lang po. Check ko lang po yung core 3 ko na download ko na. Mukhang hindi pa kasi siya downloaded. CBLM. Core 3. Check ko lang po. Okay. Bakit na-download ko yung ibang mga core? Bakit itong core hindi ko na-download? Tingin ko nakita yung core 3. Wait lang po ah. Core 2, Core 1. Core 12, 13, 9, ayun, core 3, preparation appetizer. Ayun, buti ano lang, buti saglit lang. Okay, so let me share again. Bakit hindi siya lumalabas ito?
Okay, so as you can see in the slide or in my share screen, so community-based learning materials, prepare appetizer. Ayan, so ayan po yung nakikita nyo mga appetizer. Sana po ganyan yung makita po mga output po ninyo para maganda po yung gawa natin ng appetizer. So we will discuss the different preparations of appetizers natin, no? So using this modules that we had, ayan, so magagawa po natin yung mga iba't ibang appetizers natin. Okay, so the learning outcomes natin sa ating appetizer is we have performance mise en place, okay, range of appetizer, okay, and present, prepare and present the range of appetizer and store appetizer. So now let's proceed to LO1. Work safety procedure is passed. Lifting procedure cuts is passed. Let's go tayo sa ating information about. Ayan po, may mga kitchen tools and equipments. Makikita nyo yan dun sa, ano, sa LMS natin. Yung mga rubber spatula. We have here also the usage. Okay, the definition. Makikita nyo po yan dun sa ating new LMS. Kitchen tools and equipments. Mga yan. Ito, ayan, ayan, ayan. Yan po yung mga tools and equipments na gagamitin po natin sa pag-prepare po ng ating appetizer po natin. Then we have here, ay nakakatawa po yun, napabalikan ko yung mga CBLM po dating ginawa na halos hindi na po kami makatulog dito kasi ang hirap po mag-create ng libro. Sanitation, tapos na tayo dito sa sanitation. Eh, pansin nyo po lahat ng ano, no, lahat ng core natin may sanitation, may cleaning, kasi basic po natin kasi yan. History, ayan. Let's go tayo with appetizer. Okay. So, history of appetizer learning objective is three and different ranges of appetizer. Okay. So, appetizer, okay, were originally introduced by Athenians. Okay, Athenians, mga Athens, mga people in Europe. Ayan, mga Athenians. Okay, as a buffet in early 3rd century before Christ. Okay, so ibig sabihin, bago pa daw mag-born si Christ, okay, nakikreate na daw po nila yung mga appetizer. They will serve sea urchins, cockles, sturgeons, and garlic, okay, as their appetizer. Okay, there were unpopular to start these tiny meals, weren't follow up with the main course, leaving everyone hungry and wanting more. Okay, so ibig sabihin daw, yun daw yung unang pinapresent nila, na kung saan hindi daw satisfy yung mga customer, and yun po yung mas, ano, naging, kaya naging term po nila yun as starter or appetizer. Kasi after eating those kind of food, they want more. They are yearning for more food. Kaya there is, yan na po yung start na appetizer. Pag sinabing appetizer, it goods for appetite. It boosts our appetite. Okay? And then the serving of food natin, ng appetizer, is by size. Okay? Para maging, para meron pa tayong space sa mga susunod na ano na pagkain na kakainin. Okay, aperitifs. Okay, so after po ng mga Athenians, okay, meron naman po mga Romans, which is they introduced naman po is the aperitif. Okay, aperitif, these are liquid appetizers. These are liquid that has alcohol content, okay, in consuming a food. Okay, kagaya ng mga sherry wine. Okay, sa atin sa Asia ang mga Korean naman ang introduce sa atin at saka Japanese ang introduce naman sa atin sa sake at saka sa ano yun? Ano yung ano? Ay, sa Korean alak. Sa Samgyup. Kakabigkas ko lang nung kaninang umaga eh. Anong tawag po sa alak ng Korean yung habang kinakain? May soju. Soju. Ay my God. Soju. Yan, so soju. Yan po yung aperitif na tinatawag natin. In the recent times, ha? Recent po yan. Pero before kasi, during the Romans, in the history of appetizer,
They combine the food of Athenians plus the wines, okay, to create a kind of appetizer, which is the aperitif, okay, they combine in the food, okay, so ibig sabihin yung mga food na may mga wine, ang tawag sa kanila during the early 1860s, okay, ang tawag na po sa kanila is mga, yung spell niya is hors d'oeuvres, pero you pronounce it hors d'oeuvre, pronounce hors d'oeuvre. Adverb. Ayan. So, pero ang spell niya po is hors, D apostrophe O-E-U-V-R-E-S. So, adverb. Okay? So, these are types of appetizer that are savory. So, it is a combination of liquor and the proteins na meron sila. Okay? So, we have here the appetizers are food which stimulate the appetite through their attractive appearance, fragrance, and appealing flavor. It is a small piece of portion, okay, portion of highly seasoned food, usually served before meal to induce the and stimulate one's appetite. It gives the appreciation to the food we eat. Okay, a good appetizer, okay, whether hot or cold, should be light, okay, light and served in small quantities. Okay, so kaya pag gumawa kayo ng appetizer sa kusina natin, all you have to do is to serve it light and to serve it small quantities. Okay, either fresh vegetables, salads, fruits, meats, or even fish can be made into an appetizer. Okay, so next we go tayo with different classifications of appetizer. Wait lang po ah. Okay, so number one is cocktails. Okay, cocktails are usually juice of orange, pineapple, or grapefruit, or tomatoes served with cold salad dressing. It may be in the form of fruit, vegetables, juice, mixed with a little alcoholic beverage or seafood like shrimp, crabs, or lobster served in slightly seasoned sauce. So those are kind of cocktail appetizer. So pag ang appetizer mo, naglagay ka ng alcohol content, okay, you get the extract of the juice or the fruits and then you combine it in the shrimps, crabs, lobster, and you season with a little bit of sauce, okay, ang tawag sa kanila is cocktail. Okay, like for example, mango prawn, okay, cocktail prawns, managkita yung ganyan. So example po yan ng appetizer. Next, hors d'oeuvre. Okay, hors d'oeuvre are refers to small portions of highly seasoned foods and is combination of canape, olives, stuffed celery, pickles, radishes, and fish. And is served on individual plate when guests are seated. Sometimes it is simply placed on a platter and passed around. The hors d'oeuvre are served either cold or hot. Okay, hors d'oeuvre are example of appetizer of a combination of different types of appetizers. Whether it is a base of canape, a base of olives, a base of celery, or other pickles or radishes. Okay, na ginagamit natin for appetizer. That is hors d'oeuvre. Whether they can serve it in a platter or they can serve it individual. Okay, the next we have here, the miscellaneous of hors d'oeuvre. Okay, ano ba yung miscellaneous of hors d'oeuvre? Yung sabing miscellaneous of hors d'oeuvre, ito yung composition of a kind of hors d'oeuvre. Okay, bakit may red line po siya? Ayan, kasi naman kasama. Okay, a great variety of other foods, both hot or cold, can be served as hors d'oeuvre, if they are to be served away from the dining table. Our diner's table. Walang ano, bakit gano'n? Ayan. And it's best if they can be eaten with the fingers, mga finger food, or speared with a pick, like toothpick or skewers. Okay, at a reception at which may hors d'oeuvre are served. It is all right.
it's all right if few of them must be eaten with forks. Okay? But some are from small plates. Pwede naman daw po yun. Pero usually, ang odorb natin are toothpick or skewers ang ginagamit natin. So, ano ba iba't ibang sample ng odorb natin? We have here the barbecued spare ribs, shish kebab, deep fried chicken using wing section, baked clams, oreganata, oysters and clam casino, broiled shrimp, scampi style. So these are kinds, okay, of odorb. So you can just pick it up, okay? Okay, so makikita niyo naman yan. We have here sample na ginagamit natin na magsaserve ng appetizer. This one is, ito yung prosciutto. Yung, anong tawag doon? Yung bagong term, wait lang, nakalimutan, wait nga lang. Search nga natin yung bagong term sa ano. Ano, gacho? Glazing plate ba, sir? Ay tawag po doon? Parang glazing plate. Ma'am, ano pa ulit? Ano po tawag ulit? Parang glazing plate ang tawag ng iba. Parang ganun po. Pasya to tradition. Oh, cheese plates meron din. Parang yes. Basta ngayon, ano siya eh. Ito, yung mga ganito. Ayan, yung nakikita nyo to. Ayun! Charcutie. Ayan. Ayan po, yung nakikita nyo. Ito yung bago nating term. Nakikita nyo po ba yung ano, nasa screen? Yes po. Ayan, so how to make ano, charcuterie. Okay? Or charcuterie. Cutie. Okay, so it's a combination of meats and cheese platter. Okay, so it's a modern, ano po yan ha? Ano na yan? Ngayon is ano na yan? Bago na to. Okay, kasi di ba dati marami tayong queso de bola. Anong ginagawa niyo sa queso de bola? Nga, kasi ginagawa lang, gine-grate, nalagay sa cheese. Di marami siya, ang queso de bola, hindi po siya pwedeng kainin ng direct eh. Okay, nauso yan, New Year, ganyan ang setup. Di ba, Ma'am Aileen? Ayan, kasi ito po yung ano eh, bago. Bagong trend po to ng setup na ginagamit siya for appetizer. Mga bite size. Okay, yun po yung sabi ng antipasto kanina. So, yung in-explain ko po sa inyo kanina, yan po yun, yung charcuterie. So, gamitin nyo yan sa next year. In this coming 2022, pwede nyo pong gamitin yan. So, kaya lang, you need to buy a different kind of cheese. Okay, mahal pa naman ang mga keso ngayon. If you go to, kami kasi amuy ang cheese na binibili, ang kami, pag yung cheese namin, binibili namin kasi sa ano, sa Santis. Santis po kayo bumibili ng cheese. We have the Brie, Gota, we have here the mozzarella, the cheddar, okay, mga iba't ibang klaseng cheese na maalat, na mapakla, na basta may ganun. Pero pag sinama mo siya sa meat or mga tinapay, ay bongga, masarap naman pala. Oo, mga ganun. So example po yan ng antipasto na ikita po natin ngayon. Actually, this old term na to eh. Okay, old term na tong antipasto. Pero ngayon kasi ginagamit na natin to. So example po yan. Next, we have here the bruschetta. Okay, bruschetta. Okay, bruschetta are bruschetta. Okay, bruschetta. Okay, it's a okay, so it's a kind of alam niyo po yung French bread. Ayan, so slice this French bread, then you put a toppings on it. Like for example, here a tomato. I think tomato and meats po ito. Margarine. Okay. Yung mayonnaise. Okay, so bruschetta is a similar to canapé daw. Okay, in that day they are toast with topping. However, they are larger and heartier than typical canapé that can be served an appetizer in the course of dinner. So that is bruschetta. Next is tapas. Tapas is a kind of appetizer that using Spanish tapa. Yeah. From beef. Okay. So as you can see in the picture, okay, so it is so great that it's difficult to give definition. Okay, so ang importante dito is the Spanish term literally means lid. The original tapa is
thought to be small of a bit of food, perhaps a slice of curd ham, and placed on the top of glass of sherry. Ay, kita niyo dito sa sample natin ng kanapay ng tapas. No? Next is caviar. Caviar, those are the eggs of the fish. Okay? Ay, kita niyo yung mga caviar na yan. Kapag di ba pag bumibili kayo ng galunggong, merong itlog ng isda, ang tawag mo doon caviar. Okay? Mm-hmm. Pero sa atin dito, sa ginagamit natin kasi sa ano, sa cooking natin, we have here the whitefish caviar. Ito po yung nakikita niyo sa mga salmon. Nabibili niyo po yan sa ako. Sa Santis nabili ko yan, yung caviar na yan. And it's mahal, so expensive. Mahal. Oh, kasi nakain sobra. Sa kinakain po yan ang hilaw. Yes po, kinakain po siya. Para siyang lasang ano, lasang tinapa. Ganon yung ano niya, ang lasa niya. Japanese ano food. Yes po. Ayan, ginagamit po yung caviar na yan as a part ng presentation. And at napakaganda ng ano, napakaganda ng output kapag may caviar. Kaya lang napakamahal naman. Ang mahal na po ng caviar. Ang isang bote po ng ganyan, yung tin cans ng ganyan sa Santis, nagkakalaga po yun ng 800. Yeah. Ang isang ganyan, yung ano lang yun, 30 grams lang yun. Ang mahal. Pero sa Santis lang ba talaga merong magandang caviar? Actually, Santis kasi, sa Santis ma'am kasi, madalas kasi kami doon nung competition. Doon talaga kami nakakabili ng mga hindi natin nakikita sa mga supermarket. Pero okay, you can see it sa SM Mega Mall, you can find it there. Pero hindi ko sure, ha? Kasi usually sa Santis talaga ako nakabili. You can check it out sa cash and carry and here sa Mandaluyong, you try to check on sa Makati Santis. Mga ganyan. Kasi sa Unimart, wala eh. Tumingin ako sa Unimart. Sa Landers, kasi wala makapasok ba? Landers, pag hindi ka naman member sa Landers, hindi ka naman makapasok. Okay. Only few. At saka pag Landers, kasi hindi naman lahat ng kailangan namin nandun. Diba? Kaya sa SNR. Santis talaga, sir. Magandang food. Santis talaga siguro good quality din. Yes po. Actually, yun doon namin ginagamit yung mga black of lamb, tenderloin. Yung isang tenderloin na binibili namin per grams po yun, ano, 400 pesos per 100 grams. Ang isuling kilo binibili namin doon, mga 5 kilos. So times 400 po yun, 20,000. Para lang sa competition natin, yun, nakuha po natin nung nakaraan. Worth naman po lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng gastos namin is worth naman to. Kasi we got the fourth place above all the different competitors sa buong Pilipinas po yun, ha. Kaya yun po. So worth naman po yan. Anyway, so let's go tayo with the caviar. Caviar po is trivia. The most expensive caviar, okay, that exists here in the world is came from beluga. Beluga is a kind of white whales. Ito po yung ano, alam niyo po, napanood niyo po yung ano, yung Finding Dory. Okay, napapanood niyo po yung mga video, yung mga may dolphins, merong sharks, tapos merong may kulay puti na malaki yung head. Ayun ako, napapanood niyo sa Facebook, yun yung parang sa tubig, tapos basta yung malaking ulo na kulay puting parang balena. Okay, beluga, yun po yung pinaka-expensive caviar. Kasi bakit po siya expensive? Kasi ayun na siya, endangered species na po siya. Ilan na lang po yung merong ganun sa buong bansa. Okay, sa buong bansa. Ayan. So ang weight po noon is they can price for about 10,000 $10,000 per grams. Ganun yung price niya. Kasi they are napaka ilan na lang kasi po sila noon. Ayan. So yun na naman po trivia natin. Oh, most expensive caviar is came from beluga. Okay, so that is found from, ayan, from, ayan, Caspian. And nakalagay naman po pala dito, ayan o. Ayan, then we have here, salt is labeled malasol. Ayan, little salt. Ayan, so example ng ating mga caviar, malasol. Next, we have here the amuse-bouche. Ayan, amuse bouche. So it is an example of tiny appetizers or hors d'oeuvre
offered with the compliments of the chef, it's usually its more expensive restaurants. In more expensive restaurants, to guests seated at their tables, either before or after they have ordered from the menu, it is an opportunity to showcase the aspect of the chef cooking style and talent to the welcome guest. Okay, ito pong amuse bouche, ginagamit ano po siya? It's a kind of appetizer that is give the chef opportunity to showcase their talents and the style. So there are sometimes a kind of restaurants that the chef are performing in the front of the guests to prepare a certain kind of dishes. Okay, so example na po natin itong amuse bouche. Okay, next, we go tayo with another classifications of appetizer. We have here the canapé. Canapé are made up of thin sliced bread of different sizes. Okay, canapé is a bite-sized open-faced sandwich. So simplified. Okay, simplified explanation of canapé. So it's a bite-sized open-faced decorative sandwich. So kailangan ng base ng canapé natin is bread. Okay, the performance of preparations of appetizer, especially in canapé, is small bite size. Either you can have the circle, square, triangle, or rectangle. But the important is kung ano yung style ng bread na gagamitin natin, yun din dapat ang style ng ilalagay natin sa ibabaw. So for example, if nakita niyo sa canapé, no? Yung bread, bilog. So ang nilagay niya, bilog din, like yung sliced egg. Okay, so kailangan complement po or hindi po siya against dun sa sukat ng bread po natin. Okay, so we have three parts of canapé. We have the base, spread, and the toppings, and the spread or topping, and garnish. So that is the three composition of canapé. Base, which is base is the bread. Okay, the second one is the spread or toppings. Okay, and garnish. So that is the three composition of canapé. Next, we go tayo with the relishes and crudites. Okay, these are pickles. Okay, sample ng pickles, achara. Okay, pickles, carrots. Okay, sometimes the relishes, those are pickles. Okay, ang crudites naman, those are different vegetable cuts with mayonnaise dressing on the center. Okay, kaya nakikita niyo dyan sa picture, ang tawag dyan is crudites. Pero yung mga pickles or relishes, those are fermented. Okay, fermented fruits or vegetables. Okay, that can be used in preparations of appetizer. Okay, next. Classifications of appetizer, we have here the petite salad. What is this petite salad? These are small portions of salad and usually display the characteristic found in most salad. Okay, so you had the salad, the typical salad, and then you put in a small bowls. Okay, and to have this, what you call the petite. Pag sinabi na yung petite, small. Okay, payat. Ayan. Payak, mga ganyan. Yan po yung ibig sabihin ng petite. Okay, next natin is chips and dips. Like yung ginagamit, yung napaka-popular na ginagamit natin yung mga nachos, yan, mga mojos, yan. Yung mga fried cheese, di ba? Yung onion rings. Ang tawag po dyan mga chips and dips. And those are example of appetizer. Another natin is fresh fruits and vegetables. And nakita niyo po dito is may combination po siya ng fruits and vegetables. So example po yan ng, maliliit lang yan at saka naka-skewer siya. And then the next one is the finger food. Okay, finger food are varieties of appetizers where the only requirement is that you can keep everything small enough to pick up with the fingers and eaten with a little mess. Okay, so that are the different classifications of appetizers. Ayan. So we will continue our discussion tomorrow here in canapé. Okay, so tuloy po tayo yung discussion natin tomorrow. We will continue po. Okay, by tomorrow. Okay, so and so far, do you still have a question pa po ba? Ayan. So I can,
it too much, medyo too much na yung natin. Time na nakukonsume ko sa kanyo, parang mga 2 hours lang na tayo di-discuss. We can have another time for tomorrow. Continue tayo with the canape and then we will proceed with the core 4. Okay, so any questions po? Alam kong gusto niyo pa po, kaya lang we I respect any time, I mean all of your time. Ayan, so you need to prepare pa po for the lunch. Ayan, especially kung kayo po ang magpe-prepare ng lunch. Okay, so any questions pa po before we close this this lecture? Okay? We will proceed sir, here tomorrow, ha? Yes, ma'am. Coco lunch pa rin po ba? Bawat. Yes. Bawat ano po yan, bawat session po natin, online class po natin, meron po tayong collage. For example, like this one, screenshot of this group, and then yung habang nakikinig kayo, ayan, may picture, may screenshot, then bubuuin niya po siya ng collage. Bawat session po natin, dapat may collage po kayo. Okay, so can I ask everyone to turn on their cameras and to have a picture? Ayan, so medyo napahaba rin. Sir, na-late po ako, sir. Okay kasi lang po yan, ma'am. I-send ko na lang po yung recorded. Tapos balik ka na lang dun sa kung saan nyo may kulang. Sige po. Thank you po. Okay, so smile na po tayo. Again, can I ask everyone? Ayan, so parang konti pa lang po yung nag-open ng camera nila. Ayan. So meron pa po ba? Ay, si Ma'am Erica nasa opisina. Ang taray. Ayan, so smile na po tayo in 3, 2, 1, smile. Okay, one more pa po. Send ko lang po sa GC natin para mabilis ang mabilis ang sending ng information natin. Ayan, so next, another one picture in 3, 2, 1, smile. Okay, so thank you so much class and see you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye.